Hi guys. Hey, my name is Rhea. And I'm Ronald. Okay, sana naririnig niyo kami. Kasi okay, madaming tao dito sa ano, Gardens by the Bay. Merong Mid-Autumn Festival ngayon. Usually, sineselebrate siya every September. Or it's also known as the Mooncake Festival. So ito yung mga time na makakatanggap ng mga mooncake. Ano ba sa Tagalog yung mooncake? Parang hopia na matamis. Oo. Pero ano, mas special siya sa hopia. Mahalin. Ito na yung time na magkokolekta ng mga boxes ng mga magagandang mooncake na natatanggap nyo. So, andito kami para makita yung mga attractions. Libre siyang makita. So, may mga lanterns. So, samahan nyo na lang kami. Silipin natin. Oh, sige, let's go! Tara na, guys! Ayan. Okay, so nandito tayo sa ano, start nung tour natin. Andito sa likod ko yung one of the 10 prosperity rats. Actually, in Chinese culture, it brings luck talaga. It represents wisdom, wealth, and prosperity. So, yung mga tao na born sa year of the rat, maswerte yan talaga. Ako yan! Siguro babae gumawa niya ito. Ayan, o, oh, diba? Bahan painted yan, mga yan. Dinesign ng community. Feeling ko itong rat na to, ano, nagtampisaw sa chocolate. Kaya, ayan. Black to. Okay, so ito na yung last. Nakawalo na ba talaga? Baka, ay, walo. Sampu na ba? Bilis na. Okay, so tapos na kaming tumingin ng mga rats. Yung next naman na makikita nyo is water song. Well, medyo malalim yung meaning. Yung water song, it's inspired by actually a poem na ano about the beauty of the moon and longing for family. Yun yung sabi dito eh. Wait lang ah, yung kodigo ko eh. May ano yan, may sense yan. It's ano, it's connected to the story behind the Mid-Autumn Festival. Sunod naman namin na pupuntahan is yung family. Royal family. Ano ulit? Royal family walk. So gawa din siya sa mga lantern tulad ng mga unang nakita nyo. Pero sabi dito, the royal family has displayed at the Seoul Lantern Festival in 2019. So it's made out of hanji, a Korean traditional paper. Hanji? Yeah. Okay. Oo, traditional paper na gawa sa, ano yun, mulberry tree. So medyo kakaiba siya dun sa kaninang mga nauna natin na silk lanterns na nakita. Para saan? Pare-pare lang na ito. But anyway, happening in the same period is the Mid-Autumn Festival is Chuseok, which is known as the Korean Thanksgiving Day. So, yan. Ang lalim naman ang meaning. So, isa yun sa mga importanteng holidays sa Korea. Kain muna kami kasi nakakagutom. Oo. Hindi pa kami nagdi-dinner. Mag-alas 9 na. Hindi pa kami nagdi-dinner. So, kain muna kami, tapos mamaya ulit. It was at this moment that he knew. Okay, nandito na kami sa... So, ito naman yung Illuminations of Joy. So, itong nasa likod namin, ano siya, lantern installation siya na... ginawa sa ano, cellophane ng community. Itong mga to, mga gumawa. Bethesda Care, Senior Activity Center, Bright Hill. Ah, okay. So, parang mostly yung mga ano,
Home for the Aged yung gumawa nitong mga lantern na to. Ang galing naman. Bagay yung ano, they keep the tradition going. Ganun, di ba? So, imbis na yung mga so, para siyang ano, libangan or paano ba sasabihin yan? Parang it's a good way na rin na may parang na-practice ng mga elderly kasi sila nga yung gumawa ng mga lantern. Hindi ka sinasabi ko. Kasi actually, hindi kami nakapag-dinner dahil nasarad kami. So, basag na to. Ganyan. Bahala na lang. Anyway, yung mga, ano tawag doon? Lantern. Okay, yung mga lantern na nasa ceiling. Ayun naman, sabi niya, 400. Okay, it's 400. Lanterns. Okay, it's 400 handmade. Okay. Dami. Sleepin natin. Tapos, ano, mga 600 participants yung mga gumawa niyan. So, imagine niyo how long did it take them? Traditional naman na lantern to, yung mga hand-painted. Makikita mo, iba't iba yung design ng bawat lantern. Ayan, maganda siya. Actually, hindi nga lang siya well-litted. Well-lit. Pero, ano siya, maganda siya. So, kakatapos lang namin dun sa lantern. Pupunta namin sa last na pwedeng makita dito. Which is the apricot something. Apricot. Apricot grove. Yeah, apricot grove. Yeah. Nakakatawa. Nung sinabing 400, di ko akalain na ganito kadami. Kasi parang ilang set yun. Parang mga 6 o 7 set na medyo mahaba kailangan mo lakarin. Oo. Sobrang dami. Pero yung troll siya ng ano, puro lantern. Pero yung sa simula, dun lang yung iba yung lantern, yung parang acetate, ba sinabi mo kanina? Ang weird na kasi parang feeling ko yun yung Illuminations of Joy. Tapos, okay. Yung the rest, lantern dito, yun yung 400 na okay. Ano. So yung una mo makikita yung Illuminations of Joy. Tapos after nun, yun yung mga lanterns na ginawa ng mga elderly. Mm-mm. Ayan. Okay, so mahaba yung pila papasok dito sa Apricot Grove. Pero mabilis lang naman siya. Mabilis lang yung pila. So makikita nyo rito, sabi sa internet, ito yung mga various stages of blossoming daw ng apricot flower. Actually, di ko alam yun. Pero silipin na lang natin. So, akala ko nga para lang siyang ano, sakura or okay, para mga cherry blossom. Pero iba pala daw to. Apricot yung pangalan niya. Yeah, so ito na yung last attraction, so silipin na lang natin. Okay, let's go! After mga 3 hours,
Nilibot din namin. Medyo magkakalayo yung bawat installation sa isa't isa. So, kailangan talaga maglalakad ka ng medyo mahaba-haba para makita mo lahat. So, make sure na mag-wear kayo ng comfortable shoes. Mm-mm. Okay naman eh, kasi hindi naman kami talaga nag-exercise ni Ronald. So, eto na lang din yun. Okay, anyway, yan, salamat sa panonood. Ayan, so, nag-enjoy ka ba? Oo! Magandang tignan yung mga installation. Tsaka, wala naman na tayo kasi pwedeng puntahan na iba. Oh, so, parang okay na din yan ng makapaglibot-libot rather than, alam mo yun, nasa bahay lang. Kasi nga ngayon, di ba, walang makapag-travel. So, kasi libre naman to. So, ito na lang yung pwede naming malibot tsaka mapuntahan. Ayan. So again, salamat. Salamat sa pagsama sa amin tonight. Sana nagustuhan niyo yung mga ilaw, mga lanterns. Oo. Ayan, at saka yung explanation na explanation namin sa video. Practice ng mga elderly. Kasi sila nga yung gumawa ng mga lantern. Hindi ka lang sinasabi ko. Ayan, so guys, maraming salamat. And see you again.